Isa na naman pong magandang araw po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng aking mga subscribers, listeners, sa lahat po ng aking mga kababayan. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat. Maaliwalas po ang panahon ngayon at nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil isinuplay niya po muli ang hangin upang tayo po ay makahinga ng maayos. Kanya pong pinasikat ang araw ngayon upang matuyo po yung mga lupa na talagang na-absorb po ng mga ulan dahil nga po sa bagyong dumaan sa ating bansa. At ngayong umaga nga po ay nais din ng Diyos na ma-absorb ng kanyang salita naman ang ating mga kaluluwa, ang ating mga buhay, dahil ito po ang nagpapatubo ng ating pananampalataya, ang kanyang salita na ating binabasa at ang salita ng Diyos na ating naririnig. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, mga minamahal kong subscribers, mga listeners, sa lahat po sa inyo mga kapatid yan, buksan na po natin ang ating Biblia at atin na pong simulan ang salita ng Diyos na nais niyang ipabatid o ihatid sa mga buhay natin sa araw na ito. Kaya dito po sa 2 Timothy verse 3 hanggang verse 9, sabi po dito at ang title po nito ay ang mga huling araw. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman, sasalapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagi nila ang mga ito sa batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita. Lahat na iibig matutuha ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay di sila makakaunawa ng katotohanan. At tulad na Janes at Jambres na sumalungat kay Moses, ang mga lalaking ito'y salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan, anupat na patunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Purihin po ang ating Diyos sa pagkakabasa po natin ng kanyang salita at tayo po ay gabayanawa ng ating Diyos at ipaunawa po sa atin kung ano po ang nais niyang ipabatid sa ating mga buhay sa mga sandaling ito. Mga kababayan, mga kapatid, mga minamahal kong mga subscribers, mga kaibigan, ang atin pong mga binasa na karakter ng isang tao ay ito po ay karakter ng mga tao na matitigas ang mga puso at hindi po nila binigyan ng puwang sa kanilang mga buhay ang ating Diyos. Hindi rin po nila binigyan ng pagkakataon na makilala po nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, nakakagawa po sila ng mga bagay na ganito o nagkakaroon po ng impact sa buhay nila ang mga ganito dahil nga po wala po silang pagkakilala sa ating Panginoon. At atin pong iisa-isahin muli, sabi nga po sa mga huling araw. Sabi po dito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Totoo po yun, kahit man po sa panahong ito ay nararamdaman na po natin ang nagsisimulang crisis sa ating bansa. Ngunit huwag na po tayong magtaka, huwag na po tayong mag-alala kasi sa simula pa po ay alam na po ng Diyos ang mangyayari po sa panahon, sa mga huling araw. At ito na nga po yung mga huling araw.
Kakaiba na po ang mga pangyayari ngayon sa huling araw, di po ba? Kahit maganda ang panahon, gaya po nito, napakaganda ng panahon ngayong umaga. Ngunit mamaya po yan, kapag niloob po ng Diyos, ay magkakaroon po uli yan ng malakas na ulan at muli pong mababasa ang mga lupa at ang mga halaman. Ibig sabihin, ang ating Diyos lamang po ang nakakaalam at may control ng lahat. Ngunit ngayong umaga po ay isa pong warning o isang paalala muli ng ating Diyos ang nais niyang ipabatid o ipaabot sa ating mga buhay. Nasabi ng Panginoon, ang mga ganitong uri na pag-uugali ng isang tao ay ito yung mga tao na ating iwasan. Ito yung mga may mga ganitong ugali, sabi nito. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman, sasalapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at tapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. At ito po ang isang magandang sinabi ng Panginoon. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Hindi po tayo nanghuhusga, hindi po tayo tumitingin sa kanilang mga buhay. Ang tinitignan po natin dito ay yung mga mali na nagagawa ng kanilang mga buhay. Kaya kung meron man pong mga ganong tao, ay kung sa tingin po natin ay mahina po tayo para harapin sila o pakisamahan sila, ay mas maigi po na layuan natin sila. Huwag po tayo makisama sa kanila. Hindi po natin sila kailangang pakisamahan. Bakit? Kasi mga kapatid, sinabi na po ng Panginoon dito kung ano pong uri ang pagkatao nila, kung anong merong ugali meron sila. Ibig sabihin, lahat po ng ating nabasa ay bunga po iyon ng kanilang kawalang pananampalataya sa Diyos. Hindi po sila nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi po nila kilala ang tunay na Diyos. At hindi po sila nakapamuhay sa salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, sila po ang mga taksil sa Diyos. Sila po yung mga hindi nakinig at hindi po talaga binigyan ng puwang sa kanilang mga buhay na makapasok ang salita ng Diyos sa kanila. Dahil kung nakapasok po ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso, tiyak na kilala po nila ang Panginoon at hindi po sila lalabas na lapastangan o taksil sa Diyos na sinasabi po dito sa ating binabasa. Hindi po sila mamumuhay ng mga uri ng pamumuhay na taliwas po sa salita ng ating Panginoon. Kaya sinasabi po dito ng ating Diyos na iwasan natin sila. At sabi pa po dito ng Panginoon, mailan sa kanila nagagamit ng panlilin lang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal, bibihagin nila ang mga ito, nabatbat ng kasalanan at alipin ang sarisaring pita. Lahat na iibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila makaunawa ng katotohanan. Mag-ingat din po tayo mga kapatid sa mga taong napakasarap po magpaliwanag. Parang pag pinakinggan natin ay totoong totoo, ngunit ang katotohanan po nun, ang kapahayagan po ng kanilang mga sinasabi ay punong-puno po ng panlilin lang. Huwag po natin silang papasukin sa ating mga buhay o sa ating mga tahanan. Dahil yun po ay nabasa ko rin po dito sa salita ng Diyos. Hindi ko lang po maalala kung ano pong chapter yun at verse. Sabi ng Panginoon dito ni umapak sa ating tarangkahan ay huwag nating hayaang makalapit sila. Dahil ang mga taong iyan ay punong-puno ng kasinungalingan at panlilin lang ang kanilang mga buhay. At ang Diyos na po ang nagsabi, hindi po natin sila hinuhusgahan, hindi nga po natin sila kilala dati. Ngunit dati, dahil po sa salita ng Diyos na nagbigay po ng warning at paalala sa atin, ay nakikilala po natin ang mga taong mapaglin lang. Ano po? Kaya huwag na po nating kausapin, huwag na tayong makipagdebate.
huwag na po natin ihayag ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi alam niyo mga kapatid, sarado po ang kanilang mga isip, sarado po ang kanilang mga puso. Ang alam lang po nila ay yung doctrine o yung anuman ang tema ng kanila pong samahan o tema ng kanilang buhay. Ayun at yun lang po ang ipapasa nila sa buhay ng mga tao. At mayroon po talagang nalilin lang, di po ba? Nakakapasok po sa mga bahay-bahay. Ano po, lalo na po doon sa mga talagang nangailangan po, yung mga needy ng mga tao na talagang kaakibat na ng pandilin lang yung pagtulong, financial, material. Talaga pong masigasig po sila na tumulong sa mga tao. Ngunit, ang katotohanan, ang dulo ng tulong na iyon ay patuloy na ililigaw ang mga tao po na nakinig, sumunod at tumanggap ng offer na tulong. Kahit ano pa pong mangyari, hanggang sila po ay nakapaloob po doon sa kapangyarihan ng mga espiritu na mapaglinlang, hinding-hindi na po nila malalaman ang katotohanan. Bakit? Kasi po may mga tao na sa tulong lang ng isang samahan o grupo nakatingin. Ngunit hindi po nila nakikita ang tunay na Diyos na pinagmumulan ng totoong tulong sa tao. Kaya mga kapatid, huwag po nating ibenta o ipagpalit ang ating relasyon sa Panginoon ng dahil lang po sa offer ng mundong ito. Ang mundong ito na punong-puno po ng kasinungalingan at paglilinlang. Kaya kung tayo man po ngayon ay nakatayo sa ating pananalig sa isang pananampalataya na si Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon at tagapagligtas, huwag po tayong umalis sa kinatatayuan natin. O feral man po tayo ng mundo, bahay at lupa man yan, salapi man yan, sasakyan man yan, ano pa ba ang pwedeng i-offer ng mundo, ay huwag po nating ipagpalit ang Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, ang lahat ng narito sa mundo na ino-offer ng mga taong mapaglinlang, ang may-ari po yan ay ang ating Tatay sa langit. Kaya hindi po kailangan i-offer sa atin ng mga taong mapaglinlang ang mga bagay na yan, dahil pwede po nating hilingin yan sa ating Diyos. At makakamtan po natin yan na hindi po tayo malilinlang o maililigaw ng mga taong ang pangarap ay iligaw o linlangin ang kanilang mga kapwa. Huwag po nating hayaan na makapasok po sa buhay natin ang espiritu ng kasinungalingan at paglilinlang o panglilinlang upang hindi po tayo malukuban ng kanilang espiritu. Dahil kapag andoon na po tayo sa kanilang baluarte, kahit ano pa po ang ating gawin, ay magpapatuloy po tayo sa buhay ng kasinungalingan at hindi na po magkakaroon ng pagkakataon na matutunan at makilala ng mga tao na nalinlang ang katotohanan. Kaya mga kapatid, isa pong warning ng ating Panginoon na sa huling araw po tayo, talaga pong mararanasan na po natin ang mga crisis. Kaliwat kanan ng mga krimen makikita natin. At wala po tayong ibang gagawin, kundi protektahan po natin ang ating mga pamilya, ang ating sarili, sa pamagitan po ng ating mga secret weapon. Walang iba kundi ang ating panalangin sa Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi naman po natin kailangan tuligsain ang mga taong mapanglinlang, kundi ipanalangin na lang po natin ang ating mga kapwa-tao, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kakilala, mga kababayan, at lalo na ang mga kapatid kay Kristo, na kahit anuman po ang ating pinagdadaanan na crisis ng buhay, nawa po ay hindi natin ipagpalit ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating pananalig sa Diyos, sa offer po ng mundo. Huwag po tayo magpalinlang. At sabi po dito sa verse 8, at tulad ni na Janes at Jambres,
na sumalungat kay Moses, ang mga lalaki ito'y salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan anupat na patunayang hindi karapat dapat ang kanilang pananampalataya. Ngunit, hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahayag sa lahat ang kanilang kahangalan. Gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Yan po ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa ating mga buhay sa mga sandaling ito. At napakabuti po ng Diyos, mga kapatid, dahil hindi po siya nagpapabaya. Alam ng Diyos na darating ang mga huling araw. At alam ng Diyos ang sasapitin ng mga tao. Alam din ng Diyos kung sino ang maninindigan sa kanyang relasyon sa Diyos at pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay narito sa katotohanan, huwag po nating ipagpalit sa material ng mundo ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan na inoffer ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mawalan ng saysay ang pag-offer ng buhay ng Panginoon o yung pag-sacrifice ng Diyos na i-offer ang kanyang buhay upang tubusin po tayo sa kasalanan at buhay na walang hanggan ang kanyang pangako na kapalit ng kanyang pagkapako sa krus. Mga kapatid, maging matibay po ang ating paninindigan bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ipakita po natin sa Diyos na kahit sa gitna man po ng crisis, ay naroon po ang ating pagmamahal sa Kanya, andoon po ang ating pagtitiwala, ang ating pananalig sa Kanya, at ang katotohanan na si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa na uuwi sa takdang panahon doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Kaya mga kapatid, ang nais po talaga na ipabatid ng Diyos ngayon, be ready, maging handa tayo, maging vigilance po tayo, maging vigilante po tayo, na maging alerto po tayo o magkaroon po tayo ng awareness sa ating mga paligid, sino man ang ating mga kinakausap. Kapag alam man natin, kapag yung discerning spirit ay nararanasan na natin, umiwas na po tayo. Hindi po natin kailangan makipagtalakayan sa kanila. Hindi po natin kailangan makipagtahasan ng talino at kaalaman sa kanila. Ang kailangan lang po natin gawin ay ipamalita, ipahayag ang katotohanan na si Jesus, ang tunay na Diyos, tagapagligtas ng ating mga buhay. At si Jesus lamang ang nag-offer ng buhay na walang hanggan. Huwag po nating dalhin ang ating mga panyapak sa balwarte ng kalaban, kundi steady po natin ang ating mga panyapak sa katotohanan na sinimula ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, alam na po natin ang nais na ipabatid ng ating Diyos sa araw na to. Kilala po natin o kilalanin natin ang mga tao na ating nakakahalubilo sa bawat araw o nakakausap. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya na kapag sila'y nasa labas ng ating tahanan ay huwag silang malinlang, huwag silang madaya. Suportahan po natin ang panalangin ng ating mga kapatid kay Kristo, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya. At kahit man kayo, mga minamahal kong mga subscribers, kasama po kayo lagi sa aking panalangin. Na makita talaga natin lahat at matutunan natin lahat ang salita ng Diyos upang makilala po natin ang totohanan ng ating Panginoon, kung sino siya at kung ano ang kaya niya na gawin sa ating mga buhay. Sa Diyos, ang lahat ay posible. Walang imposible sa ating Panginoon. Ano man ang crisis na dumating, ano man ang kaguluhan sa ating paligid, punuin man ng kalaban ang ating daanan, ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kung ang Diyos ay panig sa atin,
sino ba ang magiging kalaban natin o sino ang lalaban sa atin? Di po ba? Patuloy po tayong mamuhay na gamit ang ating pananampalataya sa Diyos. Patuloy po tayong magsumikap na makapagpatuloy sa paghakbang sa ating pananampalataya, papalapit sa ating Panginoon. Dahil lagi ko pong sinasabi ang aking mga binabasa at nababasa sa aklat ng banal na aklat na ito, ang Bible natin, na hindi po ito ang mundo ang ating tunay na tahanan, kundi ang tunay po nating tahanan ay ang kalangitan, ang kaharian po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, anuman po ang sitwasyon ng buhay, meron man po tayong mga sakit karamdaman, mahirap man po ang buhay kapag ating titignan, ngunit tandaan po natin, dito lang po yan sa lupa. At hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos. Sa bawat pangailangan natin, ang Diyos po ang magsusupply. Sa bawat nararamdaman natin, sa ating mga pisikal, ang Diyos po ang magbibigay ng maayos na pakiramdam sa ating katawan. Ang Diyos din po ang nagpapagaling ng mga sakit karamdaman. Ang Diyos po ang nagsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Ang Diyos po ang tumutulong kung paano masolusyonan ang lahat ng ating mga problema. Matuto lang po tayong makinig, maghintay sa nais na gawin ng Diyos sa panahon po na siya ay kailangan natin. Kaya mga kapatid, ang nais lang talaga ng Diyos ngayon ay maging ready po tayo at maging handa at umiwas sa mga tao na mapaggunwari, mapanglinlang upang tayo po ay hindi malinlang ng kanilang mga espiritu. Kaya mga kapatid, yun lang po ang nais na ipabatid sa atin ng Panginoon. At isa pong pangungumusta po sa inyong lahat uli at nais ko pong i-shout out ang isa po nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat sa iyo kapatid, kaibigan. Salamat sa pagiging mabuti mong anak, sa iyong mga magulang na patuloy mong inaalagaan at naghahanap ka pa ng mga lunas upang malunasan ang kanilang mga nararamdaman. Kaya ang isang anak na marunong magmahal sa magulang, ito'y pinagpapala ng ating Diyos. Kaya kapatid, isang maganda na pagkakataon na maalagaan mo ang iyong ama at ina dahil mayroong magandang pangako ang Diyos sa mga anak na hindi lumilimot sa mga magulang. Kaya mabuhay ka kapatid. Sana'y hindi ka mapagod o hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa iyong mga magulang. At ganoon din po sa inyo mga minamahal kong mga subscribers, anuman po ang inyong kalagayan ngayon, shout out po sa inyong lahat. Ganoon din po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po ang salita ng Diyos ay makatulong po sa inyong pamumuhay, makatulong po sa inyong buhay, Kristiyano, at patuloy po makapagpalago o magpalago ng inyong relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa isang panalangin po natin, tapusin ang ating video ngayong araw. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong salita na talagang napapanahon na iyong salita ang kami po ay paalalahanan, ihanda ang aming mga puso sa mga sitwasyon na nangyayari po ngayon sa aming bansa, sa aming kapaligiran. Ang tanging dalangin lang po talaga namin, Ama, bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasang espiritual, kalakasang physical, mental, emotional. Ganon din po ang aming mga miyembro ng aming mga pamilya. Patuloy niyo po kami nga yakapin ng iyong malalabay na pakpak o Diyos na hindi po kami manghina at hindi po kami malapitan ng mga taong mga
dalang espiritu ng panglilinlang at kasinungalingan, Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Pagpalain niyo po kami lagi. Lagi niyo po kaming pakabalutan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Ganon din po ang aming mga miyembro ng aming sambahayan, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga pamilya. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay malinlang. At huwag niyo rin pong hayaan na kami po ay tumingin sa mga offer ng mundo, gaano man ito kaganda o gaano man ito kalaki sa aming paningin. Tulungan niyo po kami na tanging ikaw lang po ang aming titignan kung gaano kakatinding Diyos ng aming mga buhay, kung gaano ka makapangyarihan at kung gaano kakalaking Diyos. Kaya Ama, marami pong salamat sa araw nito. Marami pong salamat sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na sa bawat araw, O Diyos, ng iyong mga salita na aming naririnig at aming binabasa ay maunawaan po namin ito at ito rin po ang aming ibabahagi sa aming mga pamilya, sa mga tao na aming nakakahalubilo. At tulungan niyo po kami na mairaos po ang bawat araw ng aming mga buhay dahil wala po kami ibang pag-asa, Ama. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Kaya muli, Ama, ang lahat po, O Diyos, ng aming dinalangin mula pa kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito, ay amin po itong pinapasalamatan sa iyo, Ama, at lahat ng aming dalangin ay hinihiling po namin ito sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At muli, patuloy po namin inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan na tanging para sa iyo lamang. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na siya po nga nagpapaunawa ng salita mo sa aming mga buhay. Ito po ay patuloy na tumitimo sa aming mga puso at sa aming mga isipan at ito po ang aming nagiging sandata sa bawat araw sa aming pamumuhay. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Ang mga dakilang himala at mga dakilang bagay. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.